nagsabi ako kay Mikay na napatawag si leader ng meeting para makapag-usap tayo about sa nangyari nung nakaraan. Ang main point naman kasi, base sa kung both sides na pakinggan ko naman, ang main point sa sinabi sa akin ni Mikay is hindi daw siya na papakinggan. This time, Mikay, papakinggan ka ng lahat ng sasabihin mo lang yung gusto mo nang papatapusin ka namin na kung ano lahat ng mga ano gusto mong sabihin. Kasi, pero kasi di ko alam yung nangyari talaga. Wala akong idea. Nung umasok lang sa akin si Vince na kausap ka na, so wala akong idea kung ano nangyari. Sinabi mo, mag-ayos na nga ako ng gamit. So hindi ko talaga alam kung ano nangyari. So, magsasabi... Pero may idea na siya, di ba? Kasi kinausap mo na siya. Yes. Mm-hmm. May idea ka na, kinausap na kita. Sinabi ko na sa'yo kung bakit ako nag-come up sa decision na kukunin kita dito sa Toro de Palacio, sa bahay ka. Ako talaga nagsabi nun. Gusto pa nila mag-usap pero sabi ko, hindi, ngayon, dalin nyo na dito si Mikay. Lahat ng gamit niya, dalin nyo. Nag-decision na ako ng ganun since, syempre, dahil busy yung iba at nasa-stress na si Tony. Kasi sinabi ko sa'yo na umiyak siya. Hindi yun dahil sa inalis ko na hindi lang para kay Tony, kundi para sa'yo. Para makapagpahinga ka, para makapagpahinga rin si Tony. Kasi magkakaroon naman talaga tayo ng time, makapag-usap tayo lahat as a family. So ngayon, nasabi ko na sa'yo yung side nila. Ngayon, parinig mo sa lahat yung side mo. Di ba nagsimula daw to dun sa ano sa sinabi ko na sana mabawi mo na lang yung kwarto ko sa baba. Kasi kaya naman ako nag-come up sa ganung thinking. Kasi nung una, yung kalatita nung una na parang nasisi ako kung bakit hindi sila natuloy dito sa Toro de Palacio. Tapos din, napaisip ako. Tapos yung pangalawa naman, yung sa kapatid ni Papi na, hindi, paano kasi yung pagkaganto yung mararamdaman ni Mika, yung ganto ganyan. Sabi ko, okay lang naman ako sa ganun. Pero parang ano te, na parang la ano, iniisip niyo kung ano yung mararamdaman ko. Yung walang nagtanong sa akin te na, kung okay lang naman yung ganto, di ba ganyan ganyan na hindi mo naman dadamdamin, di ba? Kasi kung dun sa ano sa na sinabi ko kay Tony as a joke na natutunan yung paano yan, di na ako makakapag ganun, is nakaya ko naman din ng ilang taon na wala naman akong sariling kwarto na napapaano ko naman yung sarili ko. So para sa akin, hindi naman siya big deal na sa akin kung magkakaroon ako ng kasama sa kwarto. Pero parang sa inyo te, parang big deal yung mararamdaman ko yung ganun. So para sabi ko, parang mas maganda kung ano, kung nasa baba na lang ako, para hindi sila maano, hindi sila maano sa mararamdaman ko, sa ganito, sa ganyan. So yun naman yung sa akin, te. Tapos yun, inopen ko yun kay Vince at kay Papi. Ngayon, kaya ako inopen yun kay Vince, kasi nag-open lang kami sa isa't isa. So ako, akala ko that time si Vince is, pero Vince don't get me wrong, naiintindihan ko siyempre partner ka ni Tony. Pero ang ano ko nun, te, is, sana nakita mo rin na naghahanap lang naman ako ng kausap. Kasi that time, ito lang yung nararamdaman ko. Na bukas, pwedeng iba yung mangyari, iba yung maramdaman ko. Tapos nagkausap kami ni Papi na sabi niya, sabihin mo yan kay Tony, ganito, ganyan. Which is, sasabihin ko naman sana kay Tony kasi hindi ako makahanap ng tiyempo. Kaya ang nangyari, nag-come up muna ako dun sa dalawang, lagi ko nakakausap, lagi ko nakakasama. Which is si Papi, tsaka si Vince. Tapos nagulat na lang ako din na ayun nga, nangyari na yung ganito. Tapos, yung sa akin lang naman te, sana nabigyan ako ng pagkakataon na masabi ko ito, yung ito kasi yung naramdaman ko nito. Na, kasi, guys, i-correct niyo ako kung mali yung nararamdaman ko. Itama niyo ako, bigyan niyo ako ng advice kung mali yung nararamdaman ko. Kasi, ang dating kasi ito ni, ungrateful siya ko ulit. Na, gusto ko na sabihin sa akin, Mikay, mali yung nararamdaman mo. Kausapin mo si Tony ng ganito, ganyan. Walang nagsabi sa akin ng ganun na. Nagulat na lang ako. Sila na yung naunang nagsabi kay Tony. Wala na akong chat sa kanya. Ganito po yung naramdaman ko. Pasensya ka na kung naramdaman ko to. Pero tama ba tong ganyan? Tama ba tong nasabi ko? Which is, ang mali ko naman, Tess, hindi ako rumekta agad sa kanya. Alam ko naman yun na mali ako sa part na yun. Pero kasi, ang nauna-una ang bilin niyo sa amin dito, pag-stress si Tony, huwag niyong dagdagan, lalo kung hindi naman life and death situation. So, ayan naman niya sa akin, na parang gusto ko ng kaibigan kasi lahat kayo may partner dito. Malang nasabihan, si Vince may Tony, si Alimar may Guyote, si Nanay may Tatay, si Tatan may Dada, si Papi may Harvey. Gusto ko lang na isa lang na Mikay mali yung nararamdaman mo na Mikay, mag-usap kayo, ganun, na sana Grace, inantayin niyo ako magsabi para hindi tayo umabot sa ganong sitwasyon.
Kasi hindi naman ako nagtatago ng ano kay Tony kasi eventually sinasabi ko rin naman sa kanya na like, pare, umiyak ako ngayon. Tapos dahil sa kanya, napito ko sa kanya after one week. Doon yung umiyak ako kasi ganito, kasi ganyan, ganito yung naramdaman ko. Tapos kakausapin niya ako, ipapaliwanag niya sa akin na mali yung ganyang naramdaman mo, itatama ako yan, ikukorek ko yan. So nagulat na lang ako na ganoon na pala yung nangyayari. Yung una naman, yung dapat samahan ko si Papi sa Fab. Nangyayari kasi noon, after natin maglinis, naligo ako, nag-edit ako dito sa baba. Maka-headset ako. Tapos si Papi, tumabi lang siya sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Tumabi sa akin si Papi. Tapos bigla siyang sumigaw ng, nag-edit! Kaya napatanggal ako ng headset. Sabi ko, anong meron? Kailangan mo ba ako? Tapos narinig ko na si Tony na, ba't hindi mo yan sasamahan pag ikaw sinasamahan niya na, napagano'n ako na, ano ba yung Papi? Ba't hindi ka nagsasabi sa akin? Wala akong alam, ganun-ganun. Ako napapagalitan. Kalabitin mo ko para may idea ako kung anong gagawin ko. Kasi pwede ko naman iwan yung edit, pwede naman kita sa van kasi mabilis lang yung shoot. Tapos ako, syempre, may regla ako. Tapos parang pagod na ako. Tapos nag-upload ako ng vlog kasi gusto ko sana mas maayos yung views pag 6 PM ko na-upload siya. Tapos gumanon yung dip-dip ko na, ano bang nangyayari? Hindi ko alam, ba't nagagalit sa akin yung isa? Wala na akong time para mag-explain kasi galit na si Tony, nag-walkout na siya. Tapos si Papi kailangan na umalis kasi ngayon sa Papi. Sumama na ako sa double time kay Papi, hindi ako nagsasalita kasi ayoko umiyak kasi ayoko masira yung magpo-photoshoot siya sa Papi. Tapos mag-i-inerte pa ako sa kanya. Hanggang sa nakatulala ako sa Papi, tapos di ko napigil na iyak ako. Pero lumabas ako agad, hindi ako nagpakita kahit aninong umiyak ako. Tapos dumating si Chong. Tapos dumating si Vince, sinundo ako. Tapos doon ako nagsabi na, Vince, ano ba? Nag-bend out na ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, sa taas na lang ako, mag-i-edit na lang ako. Hanggang sa nakatulog ako, te, na hindi ko naman sinadya na hindi magba. Tapos pag-ising ko, bumaba ako agad dito. Tapos pagbaba ko dito, mga ilang oras lang, umalis naman sila Tunyong. So hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya regarding sa nangyaring issue na yon. Hanggang sa dumating yung kinabukasan na nagpa-vaccine tayo na, sabi mo sa akin, bago ka umalis, umakit ka na, magpahinga ka na kasi nga, lalagnatin nga. So, ang nangyari sa akin, umakit na ako. Tapos, ayun na yung kasunod na nangyari. Hindi ko na alam. Tapos, ayun, sumunod na lang ako kay Ate Maris. Sinabi niya, dalhin mo lahat ng gamit mo. Dito ka sa akin, tumira. I-explain ko yun isa-isa. Paiksihin ko na lang para mas maintindihan mo, Mikay, kung bakit yun yung naramdaman ko. Ilang araw na, actually ilang gabi na, marami kaming moment ni Vince talagang sa kanya ako nag-open. At nag-meeting tayo nakaraan, in-open ko sa inyo na umiyak ako sa gabi, sobrang napapressure ako. Kasi, hindi lang para sa akin. Siyempre ako may tinatry akong negosyo, diba? Tinutulungan niyo ako. Pero napapressure ako na hindi pa stable lahat. Yun talaga yung nakaka-pressure sa part ko talaga na, hala, busy na yung mga tao. Wala na masyado nanonood ng vlogs. Bumababa views ng lahat. Paano yung pera nyo? Paano yung kita nyo? May mga binabayaran kayo, etc. Yun talaga yung pinaka-kinaka-pressure ko. Kaya gabi-gabi akong sobrang umiiyak kay Vince. Ngayon ganito, iisa-isayin ko yan. Simulan natin sa kwarto, yung sinasabi mo. Migay, straight to the point. Pasensya na kung di ako katulad ng nanay mo na walang paki sa'yo. Na walang ibang ginawa sa'yo, kundi ibang hot-hot ng pera sa'yo. Kasi ako, nagpapakananay ako. Kung pakiramdam mo, ginagawa akong big deal yung privacy mo dahil unang-una, narinig ko yan sa'yo. Me, business privacy me. Yung ganong instinct ko, ang tingin ko na sa'yo, parang si Tyrone niya, ay tangina, kailangan ng privacy ng taong to. Kasi lagi mong ino-open sa lahat ng bahay na tinira natin, ang pinakagusto mo, yung sa... Kasi may sarili kang kwarto, may sarili kang space. So ako, nakatingin ako doon. Tapos bigla mo sasabihin sa akin na, ano ba nararamdaman ko, Tonyang? Hindi nyo malang inisip. Ba't iwan ko kay Tonyang, ba't ginagawa ng big deal na may kasama ako sa kwarto? Kung babawalan ko sila Ate Marikila Odi na, huwag na kayo doon kasi nakakadagdag laki na kayo ng kalat. Huwag na dala dito yung mga bagong titira dito. O yung pumunta dito, huwag na kayo sa kwarto ni Mikay. Hindi ba dapat natutuwa ka doon? Hindi siya isasamay lang ko lang, ewan ko lang Tonyang. Ano yung nararamdaman ko? Iniisip nila kung ano ba nararamdaman ko, kung okay lang ba sa akin. Doon nga ako sa punto na gusto ko kasi may privacy ka, kasi babae ka. Hindi lang dahil sa magsasarili ka, o kabastusan. Gusto ko kasi may sarili kang space. Kasi gusto ko maparanas sa'yo yung may sarili kang kwarto, may sarili kang lugar. May sarili kang magtitikto ka, hindi ka nahihiya, magsiselfie ka. May sarili kang CR, pagdadamutan ka nila Papi. Kaya ganun big deal sa akin na may sarili kang kwarto, bigyan nyo ng privacy si Mikay, na ang sama ng loob ko kasi minamasama mo, nagpapakananay lang naman ako sa'yo. Yun yung hindi ko maintindihan kung bakit nagiging big deal. Na binibig deal ko na dapat si Mikay may sariling kwarto. Eh putang ina kung ayaw mo pala ng privacy, dito ka naman tawag sa sala. Diyan ako bilata. Tulad ng lagi mong reklamo dati na nakikitaan ka mo, natutulog, umaangat yung damit mo, nakamukha ka. Nag-a-adjust lang naman ako sa'yo. Tapos ang ending,
kinano ba ako na tanyan kung okay lang ba sa akin ang privacy? Putang ina! Tapos maririnig ko na kung pwede ko lang bawiin yung kwarto ko sa baba. So isip-isip ko, laki ng ginastos ko sa kwartong to. Gustong-gusto ko to, pero ginive up ko rin para sa inyo noon ni pero kasi gusto ko maranasan yung may maganda kayong kwarto. Pero hindi ko naman kasi ako inform na gusto niyo tumira sa basurahan. That's one. Pangalawa, kokorekt lang kita. Sa part na si Vince at si Papi, kung bakit ramdam mo na sisisi mo sila, hindi ganun na nangyari. Ang nangyari, ako ang nag-open sa kanila. Guys, nabibito na ako kay Mikay. Andito lang ako sa baba, andyan lang sa taas, buong araw, ganito, ganyan. Nag-open ako sa kanila. Si Papi, pinatatanggol ka. Sabi ko, eh si Mikay, hindi uy, lagi naman ako sinasamahan ni Mikay. At saka, nag-usap kami, hindi mo kasi naiintindihan nararamdaman niya. Si Papi talaga ang nagsalita sa akin ng ganun. Pakinggan mo din si Siswa, kasi may mga ano siya. Sabi mo na sa akin, Papi, pinilit ko talaga siya, ano ba? Ano ba nararamdaman ni Mikay? Para may alam din ako. Kasi wala akong idea kung bakit siya ganyan. So ang sabi niya sa akin, hindi kasi diba to niyang sabi mo yun to, tapos may feeling kasi siya na ganito, sana maintindihan mo siya, may regla pa siya ngayon. Kaya nga nagpasa ko nung panahon na yun eh. Si Vince din, hindi kasi nakakapag-open din, nagkakaintindihan kami ni Mikay, ganito kasi nararamdaman namin together, ganyan. So ako naiyak na lang ako, kasi parang nasa isip ko, guys, hindi pa ba kayo nasanay? Gusto ko din naman na hindi mainit yung ulo ko, pero tangina, lagi mainit yung ulo ko, kasi ang dami kong ginagawa, ang daming ganito, ang daming etc. Ang daming kailangan, hindi pa ba kayo nasanay? Ngayon nasalita sila sa akin, talagang dinamdam ko. Hanggang sa ina, napasok na sa kwarto. Tapos yung marinig ko nga na, hindi kung gusto niya nga lang mabawi yung kwarto sa babae, gulong-gulo na ako kasi alam ko ayaw mo dun. Kasi nga si Bobby, madamot sa CR. Tapos ngayon, andito ka, ayaw mo dahil gusto mong bumalik sa baba. Parang hindi mo feel na ungrateful ka. Saan banda ako dun? Nalilito ako eh. Pangatlo, yung kay Papi, kay Harvey sa'yo, napakasimple lang nangyari, May. Ang tagal mo na akong kasama sa bahay, nandun ako sa taas, umakit sa akin si Harvey, eto lang naman ang sinabi niya, naglilinis kasi ako nun, ang sabi niya, Tony, sama ko si Papi kasi mag-shoot siya sa fab. Sabi ko, bakit kasasama eh, may lagnat ka? Sabi ko, bakit kasasama, may lagnat ka, pipilitin mo sarili mo. Tapos, dyan ako sumigaw kay Harvey, dyan, hindi mo kasi narinig, sumigaw ako kay Papi. Ay, ikaw pa, ikaw pa pinipilit si Harvey na isama. Alam mo na may love letter, pinipilit mo na naman. Alam mo naman yung puso niyan. Yun ang sabi ko. Then sumigaw ako, Mikay, samahan mo si Papi! Samahan mo si Papi! Totoo talaga yung sinasamahan niya. Pag ikaw hindi mo sinasamahan. Tatlo kayong pinagalitan ko. Pagtapos nun, bumalik na ako, naglinis ako ulit. Mikay, nandito kayo? Ah, sa taas ako sa palasyo. Ang laki-laki ng palasyo. Wala kang sisigaw ako. Pero hindi ako galit. Ikaw ang gano! Ang pa, ikaw na nasamahan niya. Mikay, samahan mo yan. Sumisigaw ako kasi ang laki ng palasyo. Hindi ako masama loob ko sa'yo na pinag-inita kita, hindi. Hindi rin gaya ako galit kay Harvey, hindi ako galit kay Papi. Sumigaw lang ako para patunay na pagalitan ko. O, alam yun yung solusyon, go na go. Para tapos na agad, no drama. Fuck Felix na ng mga ganun, trabaho na agad. Kasi ang dami ko din ginagawa. Hindi kita, ay, Mikay, ano, ganyan, ganyan. Hindi ganun. Kahit tingin mo sa CCTV, sumigaw lang ako. Ay, ano, ganyan, ganyan. Pagbalik ko, ilinis ako ulit. Okay ako ulit. Ganun yung nangyari. Wala akong inaano na, tangina mo, may kahit ganyan, wala! Pag ikaw ka niyang ganyan, Papi, mabilit si Harvey, ganun lang talaga siya kasimple. Ngayon, ganito yan. Sa ilang taon na parang hindi ka nasanay sa akin, na parang bago ulit sa'yo, inintindi ko na baka may regla ka. Yung sinasabi mo na wala kang pagkakataon, week and time pagkakataon. Andito nga tayo, si Ina, inaasan ni Harvey. O, ilabidamso, ginaganon, kinakapa kita. Kinakapa, ilabidamso, si ano daw, saka ganun ka lang. Hindi ka agad tumatakbo kay Ina, ganyan. Alam mo, hindi ba ko talaga na may wall ka sa akin noong time na yon? Ang daming pagkakataon, ang problema kasi dito, ginagamit niyo yung reason na stress na kasi si Tony kaya hindi ko ma-open. Ang pinaka-bottom line ko dito, Mikay, kaya ako naging ganito sa'yo na, sige te, sa'yo na si Mikay. Kasi ako nalalaya sa palasyo, hindi ko na kaya. Sa ilang taon, Mikay, ugali mo yan, hindi mo lang sa akin ginagawa yan. Pag backtrack ka, pag may galit ka, hindi ka agad nag-open right na sa tao. Nag-open ka kay Papi, nag-open ka kay Vince, nag-open ka kay Ate, nag-open ka kay Ate Ann. Puta ko, na-right na mo yung tao, tapos na. Tulad ang sabi ng bibig mo kanina, after one week naman, na-open ko na kay Tony. Minsan-minsan may mga one week, dinadaan-daan na mo lang ako. Bebeso ka lang para walang masabi. Since after nun, hindi ka na mahagilap. Doon ka na lang, sad girl ka, doon ka sa kwarto. Nanadaan-daan ka lang, ganun ka lang, wala ka sa mood. Ang mahirap doon, Mikay, yung kailangan ka pang kapay, kung kailan ka makikipag-usap, kung kailan ka na, okay ka na. Naiintindihan ko naman na kanya-kanya tayong emosyon, pwede mo huminga. Pero 2 days na, paulit-ulit na to, may mga araw pa nga na 1 week bago mo kausapin.
So ang punto ko, kaya gusto ko na mabutol, hanggang kailan ako mag-a-adjust sa'yo? Hanggang kailan ako mag-aantay na okay ka na, Mikay? Usap na tayo para pati na lahat. Kailangan mo yung open kay Bobby, kailangan mo open kay Miss. Kung feeling mo nakasama, hindi. That's what you get. Kasi nag-iisip na ako eh, ano ba nangyayari kay Mikay? Sino na dito ang naanuhan ni Mikay nang galit siya? Tapos after ilang days, ayan, after ilang days, o Ate Marie, sino pa? Si Tatan? Si RV? Halos lahat. Hindi ba kasi nakakaaway si nanay tatay eh. Pero lahat, ikaw rin ba, jowa? No. Diba? Tapos ang mangyayari pa Mikay ganito, kailangan mo na mag-meeting bago mag-usap, bago maging okay. Hindi lahat laging mag-meeting para sa iisang tao. Parang na-streaming natin, di ba? Bilang hindi mo pinansin si Vince, nagpa-meeting ako agad kasi ayoko masira yung vibe. Bilang ka na namang hindi namamansin, kinausap na kita niya sa ganyang ugali. Alam mo ba kinamdam ko? Kampantik eh. Alam mo, ang pamilya, ang pag-aayos yan, papalapit. Hindi ganun sa paligid. Eh, paano kung dagdag-bawas yung pa sa paligid mo? Eh, di nag-away tayong dalawa. Kung gusto mo makipag-ayos sa akin, kasi Honda may iniisip ako, kasi Honda ganito, daanin mo lang sa maayos. Tonyang yung kahapon na sigawan mo ako, akala ko naman kung ano, parang nakorek ko agad. Paano kung makukorek ka agad kung gusto mo mag-sadgar lang one week? Paano kung makukorek? Paano kita makakausap kung gusto mo kakapain pa kita palagi? Ako lagi lumalapit sa'yo. May ganito tayo hanggang sa tsaka mo lang na-open. Bihira yung mga yan ang, uy, Tonyang, may sabihin ako sa'yo. Hindi. Laging may gagawin tayo together, tapos mag-uusap tayo, so bila ka na mapapa-open. Ang dalawang pagkakataon dito, Mike, wala akong ginagawa, nag-i-engine, naglaro lang ng mga bata. Huwag mo sabihin, wala akong pagkakataon, wala ka palang sa mood. Hindi mo palang alam kung paano, kasi ganyan ka na mula noon. Yung narinig ko na unfair ako kay Papi at saka sa'yo, pagdating kay Papi, parang gina-G ako. Sinabi mo ba yon? Parang gina-G. Parang ma-shield agad ako kay Papi, parang pagdating ganun. Isipin mo yun, Mikaya. Gusto mo maging okay tayo, pero sa iba mo in-open. Paano magiging okay? Tapos, ang gagawin mo, magkakaroon ka ng, mag-start ka ng ganitong issue na unfair ako kay Papi at saka sa'yo. Ilalatag ko sa'yo. Ilang beses lumampi ang kamay ko kay Papi para i-discipline na si Papi? Sa'yo? Isa. Sa ilang taon. Pagdating sa mga gamit, kay Papi benta ako. Sa'yo, halos agad maaaring pinipilit ko, libre. Pagdating sa problema, sino pinakikinggan ko? Si Papi o ikaw? Kung dito akit, hindi ko ito papakinggan. Tingnan mo, namamula ulo hanggang paa. Natuki ka lahat. Damit lahat. Mas maano ako sa'yo, mas puso ako sa'yo sa ganyan. Hindi kasi si Mikay. Iko-compare mo na hindi kasi bata pa si Papi, bata din naman din ako. Kahit alam kong ikaw yung mas nakakaintindi, kahit alam kong ikaw yung mas okay na... Di ba, bakit ko ilalagay yung ganun? Ilang pa matindi? Ilang beses ko pinanaya si Papi? Putang ina, 100! Ikaw ka, inis na ako sa'yo, hindi ko ginawa. Tangina, pag si Papi hindi trending, inaaway ko. Ikaw, aaway ko saglit, pero hindi kasi intindi nyo na si Mikay, hindi niya pa kasi kaya, hindi ganito eh. Gusto ko lang minsan makita mo yung mga bagay-bagay na, tangina, kung magkukumpara ka naman, sana yung sasakto. Isipin mo, gusto mo mo maging okay ang pamilyang to, pero alam sa totoo lang, yan ang sisira sa pamilya, yung hindi ka magkasalita. Pag nagsimula ka dito, nang tingin mo siya kay Papi, ganyan. Anong iisipin ng ibang tao? Magiingan na rin sila sa akin, yung tingin nila sa akin, magiging unfair na rin ako sa lahat. Unfair talaga ako. There are many times unfair ako para kay Papi. Unfair ako para kay Harvey. Bawat isa sa inyo, dahil nagbibigay ako ng pass. Dahil alam ko ang strength at weaknesses nyo. Alam ko sa kay Dasay, alam ko sa kay Malungkot, alam ko yan. Kamisado ko kayo. Kaya nga ako umiiyak sa gabi kasi stress na stress ako. Mag-start ka ng ganung isipin, Mikay. Hindi mo ba naisip? Nakausapin ko kaya si Tonyang na talaga ngayon. Kaysa nagmumukmuk ako dito, para maging okay na kami, para maging okay ang lahat. Isipin mo kasama mo to, ang gagawin mo, maiingit ka kay Papi. Yun yung sinasabi ko, paano hindi ko makikita ang ungrateful ka? Eh hindi mo nakikita yung mga bagay na meron ka. Kaya sabi ko kay ate, alam mo si Mikay, hanggat hindi naialis sa kanya yung mga bagay na meron siya, hindi niya ma-appreciate. Kaya inalis kita sa kwarto. Kasi nang narinig ko na, gusto na lang bumalik sa dati kong kwarto, ganyan-ganyan eh. Ay, butang ina. Gusto ko naman yung kwarto, hindi akin na lang ulit. Ganyan ba maging pamilya, Mikay? Gagawa ka ng gantong rumor? Hindi mo na lang irekta sa tao? Ano ba ang rule natin, di ba? Irekta mo sa tao para tapos. Tapos pag hindi mo nirekta sa tao, may iba nagsabi para sa'yo, matatampo ka? Pakiramdam mo ba, hindi ka nila pinagtanggol? Kung nirekta mo yan sa tao, tapos yan. Hindi naman tayo mag-uusap ng 5 hours, ng 3 hours. Saglit lang yan, hindi Mikay, kasi ganito, ganyan, tapos. Wala naman sa isip ko na nung inalis kita dito, sinabi ko yun sa kanila, mga nataranta, tumakumakit sa akin, umiiyak. Wala sa isip ko, kahit imagination na mawawala sa buhay ko si Mikay.
Wala, hindi ko pinalaya si Mikay. Hindi ko tinabot si Mikay. Kahit galit na galit ako sa'yo, senta sa kwarto niya dyan. Pag-jan siya. Para matuto. Para magka-ultimatum. Patingin. Tapos natabi kay ate Al. Ayoko. Gusto ko may sarili mo rin siya kwarto. Anong ano niya? Anong gagawin niya dyan para siya makakapag-content? O sige, Tony, mag-a-adjust siya. Para malaman niya. Para maintindihan niya. Hindi ba sumama loob ko? Hindi ba ako tulala? Nag-vlog sila, pinipilit ko lang. Pagkaalis mo, tangina si Mika yung nag-pride talaga ang taas. Talagang kinuha na lang yung mga gamit, umalis talaga. Hindi, ganun yun din niya. Ate, explain ko sa'yo yun kung bakit ko yun ginawa. Nasumunod na lang ako sa'yo. Kasi nung gabi na yun, naririnig ko na kayo, nag-aaway na kayo ni Vince. Sabi ko, Te, ano magagawin ko? Hindi ko alam magpapakaawa ako. Huwag niya akong paalisin dito. Masusunod na lang ako sa'yo. Parang mapahinga muna siya. Hindi ko kasi alam, sabi ko sa'yo, inapigyo kay ate. Sabi ko, Te, gusto kong makaawa. Gusto ko siya lumad na huwag niya akong alisin. Kaso, nag-aaway na sila. Tapos pag sinumay kita, baka isipin niya sinusuway mo yung ate, pabastos ka. Hindi ko alam eh. Pero sabi ko nung tema, mag-message siya ba okay to? Na ano ba sabi niya, huwag muna palipasin mo muna. Sumusunod ako kausapin kasi nga ayaw kumalis sa'yo. Pero alam mo, Mick, yung malis ka sa akin. Alam mo, sabi ko kay Vince at saka kay Papi at saka kay Ate Marie. Ito sa part ko naman to. Siguro okay na din muna, sige. Kasi may kay kila Ate Marie na muna. Kasi mahirap yung pakisamahan yung ugali ko, Mick. Baka sumusobra na ako. Kasi yung mga tao dito, si Papi, ang layo ng kwarto. Diba sabi ko sa'yo, Papi? Si Ate Marie, hindi ko kasama sa isang bubong. Sila tatay, tatan, para may sarili silang building doon na nakalayo. Sila Ate Ann, Mama Rose, ganyan. Baka sobrang mahirap kasi akong kasama since tayong dalawa yung nasa taas. Kaya sabi ko talaga, sige, Te, baka mahirap din kasi pakisamahan yung ugali ko para ma-realize ko rin yung mali ko nang wala si Mikay, para makahinga siya sa akin. Yun naman yung sinabi ko nun kay ate, para makahinga rin siya kasi syempre, lahat ng kilos namin, kami dalawa lagi ni Mikay. Baka nasasakal na siya, baka pakiramdam niya parang, alam mo yun, kaya nagsasalita ka na kay Bisang, hindi ko na kaya sa to, niyang grabe na siya. Kaya yung narinig ko na yun na, oh my God, ito nararamdaman ni Mikay. Syempre, ako nasisip ko, oh my God, kailangan niya ng ano? Kailangan niya ng pahinga mula sa akin. Kailangan focus sa sarili niya. Kailangan hindi na ako magpatulong sa mga send ng video. Kailangan hindi na ako magpatulong mag-vacuum ng kwarto. Yung parang pakiramdam ko, mag-focus ka na lang din muna sa sarili mo. Yun yung naramdaman ko. Kaya hindi lang yun dahil sa galit ako sa'yo na para umalis mo na dito si Mika kasi kundi ako aalis. Hindi lang sa makahinga ako, makahinga ka rin sa akin. Then, siyempre si ate may kwarto naman. Inisip namin na doon na lang din si Mikay kay Ate Marie mo na. At least may sarili siyang kwarto doon. Kasi hindi naman po pwede pupunta ka kay La Mama Rose. Gusto mo doon, may lalaki. Hanggang huli kasi yun yung nasa isip ko. Pero sa'yo, di ba sabi mo, eh kasi may lalaki, sabi nito niya, ayaw niya. Ayoko talaga noon. Pero anyway, ang akin lang, Mik, gusto ko talaga maputol yung ganun. Kumbaga, ako din naman, everyday, nag-iisip ako na ano ba'y kaka-improve ko, ah, baka kailangan nilang huminga sa ugali ko, ganyan. Naiisip ko sa sarili ko, pero ikaw, sana maisip mo din, Mick. Yung paulit-ulit namin sinasabi sa'yo na yung ugali na hindi pwede yung ganun. Maparelasyon, mapakapamilya, hindi mo pwedeng sa iba ka magsasalita, kailangan matutong rumekta, kasi hodang bumubelo ka. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung maniniwala pa ako kasi ilang taon ka ng ganyan. Ilang taon ka nang ganyan at lahat yan dito na experience except lang kay nanay at saka kay tatay. Yung pakiramdam na mag-a-adjust sa'yo pag bad trip ka. Siguro kasi nung pag-aalis mo doon ko na feel na siguro sana naisip ni Mikay na malulungkot siya. Makikita niya kung ano mawawala sa kanya. Kasi pakiramdam ko talaga naging kampante ka. Okay lang naman yan, daan-daan ako lang si Tonya. Kasi after naman ilang days, mag-open ako sa kanya eh. Okay naman na ulit kami. Okay lang na ganito, ganyan-ganyan. Hindi mo naiisip na ako din naman din. Kasi sabihin ng mga tao na, oh bakit? Hindi mo naman ka mag-anak yan, ba't ganyan, ba't napapraning ka? Siyempre, Mikay, napapraning din ako kakaisip. Ano bang problema ni Mikay? Ano bang dapat na ganito? Ano mapakita ko sa kanya? Ano ba, lalapit ba nila? Ako din nangangapa ako every time na hindi ka okay. Nagkakapaan tayong dalawa. Ako naman, hindi na ako para, Mik, gumano sa'yo. Kasi nadalahan na ako na minsan pag bad trip ka, pag kinausap ka, hindi ka rin ang kakausap. Baka lalo ko magalit. Ganon yung feeling niya, Mick. Hindi ko sinasabi na makausap ka, nagalit ka ngayon, kausapin mo na agad-agad. Pero huwag naman yung isang linggo, tatlong araw, dalawang araw, naman dadaan-daan ka lang ng ganon. Parang putangin na naman. Parang ang basos mo naman, di ba? Wala ka rin pang iniisip mo lang, nararamdaman mo. Paano yung mga taong dinadaan-daanan mo lang? Nababaisip ka, ano kayang pakiramdam ni Mikay? Ano kayang nagawa ko kay Mikay? Yung tutuluruhin mo yung isip. Hindi ganun ang pamilya, pag-aayos ng pamilya. Hindi siya yung mag-open ka sa iba. Kung gusto mong ayusin, ayusin mo sa taong dapat mong ayusan.
kung may nararamdaman ka, magpa-correct ka kaagad sa taong yun, hindi ka mag-iisip ng, oh, parang favorite si papi, parang ganito, parang ganyan. Pero naiintindihan ko. Sabi ko naman kay ate, bata pa si Mikay, syempre may mga moments talaga na madedepress ka, iniisip mo lang, nararamdaman mo lang, ganyan. Naiintindihan ko din na nag-adjust ka din sa nararamdaman ko, pero Mikay, gusto ko malaman mo kung nag-a-adjust kayo sa nararamdaman ko. Tangina, nag-antagal, taon na rin ako nag-a-adjust sa nararamdaman mo. To the point na parang wala lang sa'yo na, alam mo, hindi ko na nga alam eh. Kung kanya loyalty ko, ikaw sa'yo kay Ate Marie, yung bigla ka nalang may gagalon sa akin dati, tangina, kahit sabihin mo pinagsabihan kita doon, tangina, hindi ko makalimutan yun. Alam, ganito, anong nasa isip ko ba? Siyempre, nagkulang din ako kay Mikay. Kaya wag mo nga sabihin na hindi ako nagpapas sa'yo. Pag may sinabi kang masakit, may mga ganyan, hindi nagpapas ako, Mikay. Hinahayaan ko yun, hindi lahat dinadamdam ko. Kasi hindi ganun ang pamilya, Mik. Ang pamilya, papalapit. Papalapit, laging papalapit. Siyempre, kasama na kita sa araw-araw ko, sa routine ko. Parang hindi ako masasaktan na magiging ganyan ka. Pag naglilinis, tara, Mikay, ano tayo, bakit tayo? Tapos ang nag-joke kami, ang sayasay namin, ikaw na kasi mangot ka, hindi na kita tatawagin. So, malalaman ko na lang, after one week, may tampo ka. Kamakapa din ako kung anong mood mo ngayon. Kasi, Mikay, sobrang moody mo talaga. Lahat naman tayo dito nag-a-adjust sa bawat ugali ng bawat isa. Pero, wag naman nung aabot pa sa ano. Hindi mo ma-erekta. Kaya huwag mo sabihin na wala kang pagkakataon, bullshit. Kahit may iniisip ako, makakatulong sa akin pag alam ko kung ano ba yung problema. Paano ko maayos yung problema kung hindi ko alam? Ilan naman yung akin? Di kasi di ba nag-open sa akin si Mikmik? Lagi yan tayo pag kunyari magsusend ako kay Jansky. Wala naman ako sinabi na pinilit lang talaga kami ni Tony. Kasi nga sabi niya, ano bang problema ni Mikay? So kaya ako napa-open. Ngayon, Mick, kung naramdaman mo na nagtatampo ka sa akin kasi nasabi ko kay Tony, sorry. Gusto ko lang din kasing sabihin na actually, mas marami kayong pagkakataon na nakakausap si Tony. Ako ang wala. Sobra. Nung nakaraan, muntik na kami mag-iwalay ni Tony kasi sinabi ko sa kanya, habang nag-iiyakan kami, jowa, ganun pala talaga yun. Kakaayos natin ang kakaayos sa problema ng iba. Yung relasyon natin yung nasisira. Muntik na kami mag-iwalay nung nakaraan. Ngayon pa lang kami nagiging okay. Sa totoo lang, guys, mas iniintindi kayong lahat ni Tony kaysa sa akin. Sa akin, mahal ko si Tony. Siyempre, papanindigan ko yung pangako ko sa kanya. Siyempre, ano naman eh. Kung may dapat nga pumutok, ako yun. Pero hindi ko naman ugali yun, te, diba? Siyempre, ako mahal ko si Tony, iintindihin ko lang siya. Yun lang naman, guys. Sinabi ko lang saglit sa inyo, yung nangyari sa relasyon namin ngayon. Kasi si Tony, kapag nialambin ko siya, ang laging pasok niya, problema ni Ate Marie, problema ni Mikay, problema nila tatay, problema nila tatan, lahat. Laging problema ng Toro family. Ngayon, nagkaroon kami ng pagkakataon na nag-open ako sa kanya na jowa. Di ba parang nasisira na tayo, kakaisip mo sa problema ng iba. Siyempre, pag problema ni Tony, te, problema ko din. Wala naman akong problema. Siyempre, pamilya tayo dito eh. Yung kay Mikmik naman, ano yung tinago ko yun, Mik? Kahit itanong mo kay mami, wala akong inopen sa kanya na inopen mo sa akin. Kasi sabi ko, nagigits ko kasi ugali ni Mikmik, baka isipin niya, binakstab ko siya kasi naramdaman mo yun eh. Di ba, ganun nga tayo. Ang lagi ko lang ina-advise sa'yo, erekta mo kay Tony, hanap ka lang ng tiyempo. Tapos, yung about kay Papi, sinabi ko na rin naman na sa'yo yan, di ba? Wala tayong magagawa sa pinagsamaan ni Tony at ni Papi. At sa bibig na rin naman ni Tony na martir sa kay Papi. Pero ang sinabi sa akin ni Jowa, yung pagiging martir niya kay Papi na word, hindi siya tugma sa kung ano yung nagiging dahilan ng kinakaganyan mo ngayon. Yun lang naman yung akin. Tsaka yung pagiging martir ko kay Papi, yung kasalanan niya sa akin, pero hindi ko gagawin na mas special treatment ako ng iba kasi sa iba. Nag-a-adjust lang din ako kung ano yung mentality ni Papi, bata, ganyan, o si ganito mas nakakaintindi. Kaya kanya-kanya tayo ng tokas sa pamilya to. Kanya-kanya tayo ng silbi dito. Actually, guys, may narinig ba kayo sa akin na yung nag-open ako sa problema ko kay mami? Wala naman. Minsan kay Ate Marie, minsan kay Harvey. Pero hanggang dun lang ako. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na erekta si mami. Yun ngayon, nagkaiyakan kami. Sabi ko, jowa, ganito na yung nangyayari. So, nagiging okay kami ngayon. Diba number one rule naman dito is rumekta sa tao? Well, nagigits naman kita kasi nga ayaw mo rin dagdagan yung stress ni Tony. Siyempre, ayaw ko rin naman, Mick, sa akin manggaling. Siyempre, hinanakit mo yan eh. Pag hinanakit mo kay Tony, rekta mo kay Tony. So wala akong sinabi nung past few days na mga nararamdam mo. Wala. Tsaka reklamo ko kay mami. Mami, lahat na lang sinusolusyonan mo sa sigaw ngayon, napapansin ko ah. Sisigaw na naman siya ulit sa akin. Hanggang sa ang pinakausap niya sa akin, jowa, gusto ko lang intindihin mo ako ngayon kasi napipressure ako. Sinabi ko din sa iyo, di ba? Which is, ang sinabi ko rin naman kay Mick,
alam mo, yung nag-breakdown ka sa akin kay Tony, di ba sabi ko, Mick, alam mo, i-apply mo na lang din yung ina-apply ko ngayon sa sarili ko na in-advise ni Mami. Intindihin na lang natin siya. Kasi marami siyang iniisip eh. Kahit problema ng, kahit simpleng problema, iniintindi niya na. Kaya okay lang yun, Mick. Basta mag-edit ka na lang sa taas, di ba sabi ko pang ganun. Tapos pakalma ka. Yun lang naman yung akin, guys. Basta, Mick, likta ka na lang sa tao. Kasi ako, ayoko rin naman masira yung band natin dalawa. Gusto ko lang din i-clear yung side ko. Oh, takot na takot siyang bumaba. Kasi hindi mo siya kinakausap doon nag-aayos ng gamit. Sabi niya, lapit ako nang lapit kay Mikmik. Inaano ka niya na magsalita ka para maging okay na umakyat ka ganyan. Pero hindi ka nagsalita sa kanya. Pinasabi, ako nagpasabi noon, sabi mo lahat ng gamit kasi sabi ni Ate Marie. Ano lang din. Gusto ko lang din i-klaro kasi siyempre, ano na eh. Iba yung love ko sa'yo, Mix. Alam mo yan. Tsaka yung nagtanong si Tony sa amin, una talaga, wala akong balak sabihin. Pero kasi iniisip ko rin yung sitwasyon mo na hanggang kailan may tatago, hanggang kailan mabigat yung damdamin mo sa kanya. Noona, hindi ko pa finul details sa kanya, pero eventually, nasabi ko rin yung may nanain ka, na hindi niya masabi sa'yo, kaya ganyan siya. Kasi di niya-defend kita eh, na hindi mo nga siya binababa. Sabi ko sa kanya, may nararamdaman lang niya si Mikay. Baka may problema lang siya, hindi niya masabi sa'yo. Ano ba yung problema niya? Ganyan-ganyan. Pinilit niya na ako. Ang akin lang naman, ang point ko doon, gusto ko lang din naman makatulong. Although, mali na ako yung naunang magsabi kaysa sa'yo. Pero kasi gusto ko mapabilis yung pagiging okay yung dalawa. Na kasi ako, sanay na ako sa ugali mo na kahit ilang araw tayo hindi mag-usap, okay lang. Kasi kilala kita. Pero syempre, lahat tayo dito, iba-iba ugali. Hindi naman maintindihan lahat na ganyan ka. Kaya sinabi ko na lang din kay Tony para masolusyonan niyo yung problema. Kasi alam ko madami ka rin dinadalang ngayon. Ayun lang, sana huwag kang maano sa akin, huwag lumayo loob mo, huwag kang magalit sa akin kasi lahat naman ng ginawa kong yun para lang din mas maging maayos yung problema mo. Nating lahat. Yung about sa, ano, pag-shield ni Mami sa bawat member ng Toro Family. Habang tumatagal kasi, mas naiintindihan ko yung about sa pag-shield niya, kung bakit siya minsan nagiging unfair sa isang tao. Example, kay Kuya Odi noon. Di ba nareklamo ko yan kay Tony? Joe, bakit? Ay, sabi ko, Mami pa ako ng time. Mami, bakit pag kay Kuya Odi, lagi kang nakashield? So, pinoy sa akin ni Mami. Sabi niya, alam naman natin ang ugali ni Ate Marie. Ate, pilay na nga, awayin niyo pa. Pilay na nga, awayin niyo pa. Aawayin pa ni Ate. Alam naman natin, di ba open naman si Ate at alam naman niya ugali niyang ganun. Siyempre, si Odi, meron siyang role na mabigat na ginagawa para kay Ate Marie. Ngayon, si Papi. Sabi ko, you know, lahat naman yan eh. Jowa, bakit yung pagmamahal mo kay Papi ganito? Papansin ko, parang nakashield niya sa kanya ngayon. Ha? So, ina-explain niya sa akin yung pinagdaanan nila, yung ganto-ganyan, yung mga shit nila sa buhay. Ngayon kay Tatay. Inopen ko rin kay Tatay. Jowa, ano ba yan? Kawawa naman si Nanay. Parang, ano ba yan? Di naman nag-i-edit si Tatay. So, sinabi niya sa akin, Vicente, ay Jowa, ganito kasi yan. Si Tatay kasi, meron talaga yung mga bagay na minsan pag mahihirap siyang nakukuha, hindi talaga niya gagawin agad-agad. So si Tatay, parang baby yan sa pagbablog, baby yan sa pagganto, step by step yan. Tsaka si Tatay more on, ang pumahawak ng camera para mag-vlog. Dumating din kay Harvey yan. Si Harvey kasi, alam naman natin. Actually, lahat naman dito, kahit kay Tatan. Jowa, papansin ko si Tatan yung sa Tuso, hindi pa rin nagbabayad. Jowa, yam na. Kasi yung kapatid ko na yan, may mga pinaggagastosan din yan. Dalawa anak niyan. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng isang buong taon na kay Tatan yung Tuson. Okay lang. Iniintindi ko bawat side ni Mami kung bakit siya nakashield. Hanggang sa naiintindihan ko na, ang pinaka naging lesson ko sa sarili ko, parang i-appreciate ko or pasalamatan ko kung ano yung meron ako. Huwag ko na siyang tanungin kung bakit siya nakashield sa ganito. Kumbaga, intindihin mo yung bawat member dito sa Toro Family kung bakit ko sila binibigyan ng special treatment. Kasi ako, special treatment din ako ni Jowa. Minsan, pinagtatanggol niya ako kahit tulog lang naman pala ako sa taas ganun, 'di ba? Di naman talaga ako napuwet kagabi, nag-cellphone lang ako, pero sabihin niya sa akin, "Di napuwet 'yang kagabi kasi ganto ganyan." 'Yun lang naman yung akin, yung sa special. Lahat tayo guys may special treatment, even Tentay. Binigyan ni Mami ng special treatment. Ay, si Tentay, bago lang din sa Toro Family, malaking adjustment. Hayaan niyo muna. Ganun naman siya lagi, kahit kay Nanay, ganto ganyan. Si Nanay niya, si Tatay nang ganyan eh. Marami siyang ganun. Kaya sa bawat isa dito, pag napapansin ko si Mami na parang meron siyang baby, naiintindihan ko. Kasi ibig sabihin nun, pilay yung tao na yun. Kailangan ng alalay. Yun yung ibig niya sabihin sa special treatment at sa shield. Sa part na yan, ilan na dito ako nakarinig na sinabi kong, tindihin niyo si Vince kasi pressured na yan sa akin eh. Marami dito, di ba? Tindihin niyo si Ate, wala pa siyang anak, kayo meron na. Sinabi ko yan, tama ba? Intindihin niyo si Odie, pressured na yan kay Mama Marie.
Itindihin niyo si nanay kasi pagod na yan kay tatay eh. Itindihin niyo si tatan kasi nakaalalay siya kay tentay eh. Hindi niya pakasama yung isa niyang anak. Itindihin niyo si tentay kasi bago pa lang yan eh. Siyempre kumakapa, hindi naman lahat agad magiging close agad. Kasi kami close kami ni tentay. Sinabi ko yan, di ba? Itindihin niyo si Mikay kasi ganun talaga kinalakihan niya eh. Ganun pala yung sabihin. Diba? Ganyan yung ano niya, ganyan siya. Pero unti-unti, makakapagtulungan tayo magbago. Intindihin niyo si tatay, kasi dyan na nalalabas yung depression niya. Misan pag maoy siya, tas ganyan. Malambing naman yan. Si Harvey, no, ang hirap mahalin ng panahon na yun. Intindihin niyo si Harvey, pinadaanan lang yan. May sakit si Harvey. Pag nagsisigaw si Harvey, intindihin niyo lang, kasi ganyan lang yan si Cho. Si Papi, bata pa, intindihin niyo. Lahat naman eh. Ako siguro kailangan ko makiusap ngayon. Intindihin nyo rin ako. Pagpasensyaan nyo naman sa ugali ko kung lagi ako nakasigaw, kung ganito. Pero sana wag yung damdamin kasi hindi ko naman gusto na sumigaw. Minsan lang mag-correct, wala lang akong time. Kaya sisigaw ako, hindi na ako bababa para... Kasi hindi ko alam eh. Nandun ako sa taas, di ba? Alam nga nang bumaba ako. Bigay ko naman sa mama na ba si Papi, ganyan. Bubulong pa ba ako ng ganun? Di ba hindi na? Sinigaw ko na lang kasi naglilinis ako eh. Tsaka bukod doon, Mick, Papi, kayo, lalo na sa inyong dalawa. Pero kayo, Mickay, ko narinig kanina. Yung sinasabi mo na, syempre, si tata, may tentay, si ganito, may nanay, si ganito, may jowa, ako lang single dito. Mick, ako jowa mo ako, Mick. Mas may oras ako sa'yo kaysa kay Vin, sa totoo lang. Pag ikaw nagsalta ka, tumambay ka, kwentuhan, mas may panahon ako sa'yo. Kay Papi, pag hindi yung nararamdaman, tangina, mas asawa pa ako kay Harvey dyan. Kung maglambing ako dyan. Kaya minsan pag may alis kami, kaya sinasama kita. Kung hindi ko, si Papi naman. O tapos si Mikay naman ulit. Yun ang lagi kong ginagawa. Kaya mo mga sabihin na wala kang partner dito, meron kang partner dito. At hanggat maaari, finufulfill ko yun na hindi mo maramdaman na mag-isa ka. Kasi nakikita ko yan, yung mga dating single dito, naramdaman ko yan. Kaya nga big deal sa akin na may sarili kang room. Para kayong magsarili. Para kayong maganito, may privacy ka. Kasi nga feeling mo wala kang partner. So sana at least yung privacy na yun, meron ka sa sarili mo, pleasure. Yun lang naman yung sa akin. Sana lang din maintindihan nyo lang din po ako minsan kapag may time na parang nakasimangot ako or parang nadaanan ko kayo. Kasi marunong naman ako mag-sorry pag ganyan eh. Totoo kasi yung sinabi ni Joa na pressure ako sa kanya. Siyempre, ang lagi kasi sinasabi sa akin ni Mami, ilang taon na ako, ganito, ganyan, gusto ko ng patanda tayong lahat. Gusto ko yung partner ko lumilibil sa akin. Aaminin ko to, Joa, pressure talaga ako. Kasi ang partner ko yung mataas ang pangarap. At nagpapasalamat ako kasi si Jowa, nahawaan niya ako ng ganong mentality. Hindi ako magpapaka-plastic kasi kung hindi ko naging Jowa si Mami or wala akong partner na ganitong klaseng babae, malamang ang pangarap ko ngayon ay maging shoe collector na, alam niyo yun, hanggang doon lang, masaya na ako. Pero tumataas din kasi yung pangarap ko kasi yung partner ko, mataas din yung pangarap. So may mga part lang din minsan guys na parang bumaba ako dito, tas huminga ako, pagpasensyaan niyo na lang din ako. Kasi inahabol ko talaga si Mami. Hinahabol ko siya. Hindi siya pwedeng bumaba sa level ko, Tay. Gets nyo? Hinahabol ko yung level niya. Kasi syempre may Tyrone niya. Yun nga, nababanggit niya. Gusto niya magka-baby. Yung mga ganun bagay. Kung mag-open naman kayo sa akin, walang problema. Hindi naman ako, makikinig ako. Hindi ako para magdagdag bawas or sugarcoat ng mga bagay. Yun lang din, guys. Yun nga, yung sinabi din ni Mami na mas may, totoo yun, Mick, mas may time si Jowa sa'yo. Kasi minsan kapag ako na, tulog na siya. Ay, okay lang. Jowa, di ko na kaya makipag-usap. Tulog na tayo. Daganan mo na lang ako ng paa. Kaya nga, nagkaganon yung relasyon natin these past few weeks, Jowa, di ba? Kasi ang nagiging escape na lang niya sa problema, movie. Dati hindi, napag-uusapan pa rin namin. Tapos, nagiging big deal din sa kanya yung mga pag-alis ko ng konti. Feeling niya, hindi na raw ako yung Vicente na nanliligaw noon sa kanya na nasa kanya lang yung attention ko. Which is, in-explain ko kay Jowa, syempre Jowa, mas maraming trabaho ngayon eh. Gusto kong maramdaman mo na merong ang kaakibat sa mga bagay. Kunyari, mag-send ng vlog or umasikaso sa labas, which is ina-advise mo rin sa akin, te, na gawin mo na yung mga hindi nasasakop ni Tony. Pero sinabihan niya ako, nagiging si ate mo rin ako. Sabi ko, wala na daw ako maginawa kundi maglinis. Pati kwarto ni Mikay, kasi pinakailan mo lang. Oh, inis na inis ako kasi ang asim, yung CR ni Mikay. Eh ako naman syempre, ganun lang ako, umiikot din ako sa mga kwarto dito. Mm. Ang routine ko nga sa umaga, pag-gising, isa na ako pupunta. Kaya happy? Kaya happy agad. Hindi lang para kay Happy. Nag-check din ako tsaka sumisilip ako sa CR. Hindi. Ate, baka masama yung sinabi ko. Hindi. Actually, natutuwa ako kasi yun naman ang gusto ko maipangalaganap sa pamilya ko, kalinisan. Oo, yun naman. Yun naman yung akin. Siyempre, kami ni Nanay, bago lang kami dito sa pamilyang to. Nag-adjust kayo sa amin. Nag-adjust kami sa inyo. Ang ano lang, sana yung mga problema natin ganito. Kasi lahat naman ng pamilya may problema, di ba? Sana may natututunan tayo at hindi solusyon yung may mawala na naman sa atin.
Ano kasi sasaktan kami. Ako nasasaktan ako pag gano'n eh. Sana huwag na tayong mabawasan. Hindi lang basta nasaktan. Inaaway ako ni tatay kay Bigay. Ako inaaway niya ako. Direkta ko siya, mami, kailangan ko malaman to kasi wala akong alam eh. O inaaway niya. Huwag ako nung gabi na yun kasi si nanay, bumaba siya nun. Para mangingi lang sana ng gamot. Kasi binaksin, nilagnat eh. Ikaw ba't umiiyak? Sabi ko gano'n. Si Labi Dabs mo, ano eh. Ano? Pero hindi ko pa kasi alam yung kwento. Kaya kami, sabi ko, tan-tan. Eh, si tata nagpag, tan-tan, punta tayo kay ate mo. Punta tayo kay mami. Sabi mo gano'n. Eh, nandun nga kayo naglilinis. Diba? Kaya, syempre, inalam ko din kung ano ba nangyayari. Kasi wala kaming alam eh. Sana, ano, yung problema natin sa pamilya, diba? Na may natututunan tayo at maging solid pa tayo. Hindi yung may aalis na naman, may mawawala na naman, di ba? Tapos marami na naman nagtatanong, ano itong gato? Mag-explain tayo kahit anong explain natin. Di, wala kasi silang alam eh. Kahit di na nga tayo mag-explain eh, di ba? Tapos eto, mami, thankful kami sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Alam ko, concerned ka, lahat ginagawa mo para sa amin. Kaso parang nangyayari kasi, mami, kulang na lang isubo mo lahat sa amin. Hindi mo alam na uubos kami. Di ba? Malalaki na kami. Kahit din namin umasal, mami, alam mo yan, umasal tayo lahat dito. Sige nga, mag-edit ka. Siyempre, gaya na sabi mo kayo na step by step, di ba? Oo, si Tito Vince, hindi, gano'n na natin yan. Naubos ka, bigyan mo ng time yung sa inyo ni Vince na magpahinga ka. Yung quality time nyo ba? Kung kasama si Tero niya, kung hindi, di ba? Dito naman ako eh, yun naman si Mama Marie. Yung bigyan nyo is kayong dalawa na ano, na magkaroon kayo ng sobrang quality time, alam mo yun, para si Vince, di ba? Ano natin eh, problema ba kay Mick? Ano? Pero ikaw, siyempre, ikaw mismo nagsasabi na dadala sa muna na sinisigaw pa, ganito, ganyan. Ano, nakahinga lang ba? Pagpahinga man lang sa mga ano. Di ba? Pahinga lang, mami, na ano. Bilang naman yun sa akin na si Vince, di ba? Para sa inyong dalawa. Kasi pangit eh, pangit yung nangyayari, di ba? Na napagbubuhatan mo na si Vince, wala kay Vince ka na nag-o-open na lahat ng mga problema natin. Sa pamilya tayo dito. Ilang naman yung sa akin, Tess, dito Vince, ma'am. Maging solid talaga tayo dito. Gusto ko lang sabihin na ano, gaya nga ng sinabi mo, Tay, hindi kasalanan ang tumira sa akin. Okay? Sumpa, hindi pahirap ang tumira sa akin. Pero ipapaalala ko sa inyo kung gaano kahirap mag-umpisa. Ipapaalala ko sa inyo kung anong meron kayo. Wala akong, sinabi ko sa iyo, Mikay, wala kang kailangang bayaran dito. Pero kahit anong gasgas sa pader, hindi pwede mangyari. Kasi gusto kong paintindi sa iyo, Mikay, na bawat bagay na ginagawa at pinaghihirapan, pinapahalagahan. Para maintindihan mo kung gaano kaganda yung binigay sa iyo. Ingatan mo salita, pero ako araw-araw ko yun sasabihin. Mahigpit kasi ako. Makikita mo, dito naka-tense ka, kaila ate mo rin vinil. Oh. Diba? At kahit vinil yan, sinasabi ko sa'yo, lapatan mo yan kasi gusto ko ang vinil, lapat na lapat. Nilapat na rin vinil? Hindi, totoo. Pinapakita ko at pinapaalala ko sa lahat na bawat piso mahalaga, pahalagahan kung anong meron. Ganon kasi ako. Kahit nga yung pag-upo nyo lang sa, ano eh, sa sala dati sa oh, kung paano nyo nakita yan, ayusin ninyo. Kasi nagkakaroon kayo ng okay lang naman yan, si Tonyang naman yan eh. Kung nakaganon yung mga unan dyan, hindi niya papansinin yan eh. Pag nag-highlight yan, okay na. Pag may nakaupo dyan, wala. Sa akin, lagi akong madetalye, masita sa mga bagay-bagay. Nayaan ko kayo. Dyan kayo masaya eh. Dyan kayo, masyadong maluwag sa inyo si Tony. Pero pag nasa bahay kayo, chinecheck ko, sinasabi ko kung ano yung mga dapat at hindi. Na pagpapaalala. Kasi minsan, kapag sumusobra sa pagbibigay, sumusobra sa kaluwagan at sinasabi na nga ni tatay, sinusubo na sa bibig, minsan hindi na na-appreciate kapag hindi nyo sariling hirap. Yun naman yung pagprotekta ko kay Tony sa part na umiyak na siya, Mikay, para ipapaalala ko sa'yo araw-araw kung gaano kakaswerte. Mamiss mo at i-appreciate mo si Tony ng sobra. Ako naman sa partner ko, lagi ko sinasabi, Vicente, i-relate ko lang. Sabi ko kay Odie, pag may time na sa tingin mo, mami, parang ang yabang na ni Vince, hindi na ako pinapansin. Hindi na siya, ano, parang ako na lang yung laging nag-hi. Tapos sa'yo, ganyan. Sabi ko, Papa, mas nakakaintindi ka. Kung hindi ka pinansin ni Harvey, hindi ka pinansin ni Tatay, hindi ka pinansin ni Tatan, hindi ka pinansin ni Vicente, hindi nagbeso sa'yo si ganyan, ikaw ang lumapit para masanay sila na kapag nakikita kayo, magbebeso na at mag-a-appear o magyayakapan. Nangyayari na. Okay na.
Ganun yun. Hindi ka pwedeng magre-reklamo sa isang bagay na, kunyari, bakit mami, problema ni ganyan, lagi na lang tayo. Nangyayari yan sa amin. Ano sabi ko? Kung anong pangarap ng kapatid ko na i-indisyo niya, susuporta ako, hiwalayan mo man ako o hindi. Kasi naniniwala ako sa nakikita niya. Kasi nakapunta tayo, nakarating tayo dito sa kinauupuan natin, sa posisyon natin ngayon, dahil sa paniniwala niya. No questions asked. Tentay na lang. Bigyan kita ng ano, tentay ha, kagabi lang ito nangyari, special treatment. Dalawa kayo ni tata nakaupo dyan. Nag-request ako kagabi kay Tony. Kapatid, yung asawa ko kasi lagi nadadaanan dito. Dalawang YouTube channel ang i-edit ni Odie kasi wala na kami editor. Ate, hindi, kasi sabi ni tata, ano, ganung ano, na iisa lang naman ang YouTube channel nyo na i-edit, pero dalawa kayo nakapwesto ng maayos. Ganun kanya binaby. Sabi ko kasi, dyan si tentay, babae siya, hindi siya lilipat sa gilid. Yung sinabi ko. Oo. Kaya sabi ko, okay, papa, usog ka na lang ng isa kasi natatamaan talaga siya dun sa pwesto na yon. Tapos pag mubukas yung pintuan, naaanggihan. Kami, inintindi namin yung part na yon kahit sa pag-iisip, na, sa iisipin niya na, love, hindi mo pwedeng mag-ano ako dyan. Parang si Tentay tsaka si Tatan, paulit-ulit namang mag-e-edit. Hindi naman, eh ako, nag-e-edit na ako eh. Sabi ko sa kanya, sa dami ng pagbibigay at pagpapalipas ni Tony at sa dami ng bunganga na tinatanggap ni Tentay araw-araw, sige, binigay sa kanya yung ganung klaseng spot. Pahalagahan mo, Tentay. Hindi puro ano. Kasi binibigyan ka ng ganung special treatment ni Tony na kahit puro bunganga yung naririnig mo, meron siyang special treatment sa'yo na hindi mo alam. Yun lang naman yung sa akin, Tano, tsaka Tentay. Wala naman akong problema kay nanay, tatay. Ang ginagawa ko kasi, pag may nag-open sa akin, ikokorek ko putol. Tama ba ako, Tay? Tama ba ako, Mikay? Tama ba ako, Tentay, Tatan? Pinuputol ko, Harvey. Kapag may nag-open sa akin, si Vince, papakinggan ko. Ah, okay. Vince, ganito lang gagawin mo. Pero hindi na ako dumarating kay Tony. Putol. Bakit ikote pa nag-open ka, kailangan bawal putulin? Ha? Oo, oh, lahat ang problema naman, lahat yun, Tay. Hindi, ang ibig ko sabihin. Bawal ang putol, Tay. May tawag na si Vince. Binuputol ko na yung mali nilang iniisip. Oo, pero ikaw, te, yung open mo doon, ba't sa lahat ng open mo na, bawal putulin? Eh po, ang dami kong pinakinggan eh, para wala akong ano. Ganun lang yung sa part ko. Hindi, pinagpapatawa lang ako. Oo. Yun lang yung sa akin. Kaya ang ginagawa kong style sa inyo, pag nag-open kayo, pinuputol ko, o ganito, ganyan, hindi mo dapat maramdaman yan, hindi mo dapat ganito, ganyan. Kasi hindi siya worth it na i-ano na. Kaya ako nagsasabi ng kung kaya nang ayusin. Tapos yung sinabi ko rin sa'yo ni Mikay na, Mikay, the moment na nagsalta si Tony, dapat umakit ka na para tapos na. Hindi yung nag-sad girl ka pa sa fab. Yun pa yung nangyari. Ang dami mo nang inisip na kung ano-ano. Lagi ko lang niiisip kapag nakikita kong, ay hindi. Titingin ako ng brighter side sa naging desisyon niya. Hindi ko kayo questionin. Titignan ko yung ibang angulo para hindi kayo masasaktan. Ay, may magandang dahilan yan. Ay, merong ano, mas ibang rason, mas mabigat na ano. Sa wala akong mas labang tinapoy dito kahit isa. Wala. Kailangan nabibigay ng pare sa tinapoy. Exactly. Kaya nga, sabi ko sa, ang lagi kong ina-advise sa inyo, kung hindi naman life-threatening, paulit-ulit ko kasi sinasabi sa kanila. Tsaka, ha? Oo, life-threatening nga pan. Kinamit ka ate. Yung sa'yo naman, Vince, napunta ka, diba, sa part ng nagtatanong ka, Tony, bakit mo ganito yung ano, bakit ganito ganyan? Pag sa palagay mong nagtatanong ka na, kasi nagtatanong din sa akin before si Odie, lagi mong aalalahanin yung time na meron pa si Tony X na lagi kanyang pinagtatanggol. Yun yung pinakamagandang dahilan na patas. Ano ka ba? Pinag-awayan kanila ng matagal. Para maaano mo kung paano kanya pinagtanggol. Nabasa ko kasi yun. Anyways, ayun lang. And be happy, always thank God every day. Ayun lang. So, Mikay, alam mo na kung bakit ka naging ungrateful. Actually, sinabi ni Mikay na, ate, kulang ako sa pagpapakita ng appreciation, no? Yes. At natutuwa ako kasi na-realize mo na. Yun lang. Sa lahat ng couples, thank you. Kaya, may tanong ako. So, titira pa rin si Mikay? Yes. Or ayos na kayo? Ayun. Eh, sa mga gusto rin makahinga dito, pwede naman kayo kay Ate Mori. Ewan ko lang kung makahinga kayo doon. Kasi hindi ko kayo... Kasi bagong pintura. Oo, bagong pintura kasi, ate. Hindi ko sila kakahinga maging tama, siyempre. Oo, magpipintura kayo doon. Doon ako magpipintura. Hindi. Hindi, ano lang. Kumbaga, kung alam mo, kahit tama o mali ka, like, tayo mo na lang yung tao. Kasi pag ako,
Tulad nung ano nga, di ba, Vince? Tinawag kita. Vince, may mali ba ako nagawa nung araw na yun? Oh, para matapos na, kasi dati hindi naman ako ganyan. Nag-game-game ako ganito yan. Rectay mo na lang yung tao. Alam mo na yung tama at alam mo na yung dapat at hindi. Hindi, ganun lang sa akin. Rectay mo na lang para matapos agad, para hindi na tumagal. So, diba, siya lang nagpasimple ng lahat ng... Hindi, pag nagkakano tayo, may sorry, yung lalang nagkada ko sa'yo, di ba? Para matapos na, ayoko kasing may iniisip eh. Kasi ito, sakit sa ulo. Hindi, yun lang. Yun lang yung sa'kin. Ako din, lagi din po ako nagkakamali, pero tinatry ko naman na ano. So, si Mikay naman po, mas matagal na siya, so mas alam naman niya na po na kung ano yung mga dapat at hindi. Tapos nagkaganyan pa siya, yun ba yung pinapalabas ko? Hindi po. Hindi, gano'n naman talaga ito eh. May magkakamali at magkakamali kasi wala naman taong perfecto. Sa akin lang guys, sana matutunan yung sumipsip. Di alam ko ano, final na yung decision ni Tony na about nun sa akin ate. Pero gusto ko lang malaman. Nak, kahit saan bahay ako kumanta, hindi yung magiging bahay pag hindi kita kasama. Kasi yung tahanan ko, alam mo yan, sinabi ko yan sa'yo. Umiyak na eh. Tats. Pero hindi ko anin yung decision mo, pero gusto ko lang malaman mo yan. Na ikwintahanan ko wala ng iba. Di alam ko naman yun. Gusto ko lang tanggapin mo yung ultimatum ko sa'yo, Mick, para matuto ka. Para din yan sa'yo, para sa ating dalawa, para sa lahat. Sana this time, maisip mo na bago mo palaki ng isang gulo, bago mo hayaan yung mga tao nagmamahal sa'yo na daan-daanan mo, pagumpansinin. Ngayon, this time na wala sila sa'yo na, actually, hindi sila wala. Kasi dito pa rin kayo, pupunta ka pa rin dito, mag-vlog ka, etc. Ma-appreciate mo at the moment na hindi mo talaga sila kasama 24/7. Yun lang naman ako, para matuto ka. Kasi may ilang taon na to. Pero wala sa isip kong aalis ka, uwi ka na sa inyo, hindi ko din talaga kakayanin mo. Ngayon lang talaga, may ultimatum ka talaga. At saka sa kabilang subdivision lang naman yun. Oo, so, napakalapit lang ni Kai. Pero tsaka sabihin ko lang na, mas kaya kong taisin yung bunganga mo kaysa bunganga ni ate talaga. Totoo naman. Kasi yeah. Bunganga kasi ni ate may armor legend eh. Oo naman. Oh, joke lang. Sa atay, mamin siya. Hindi, okay. So, walang malaman mo na ikaw ang buhay ko. Ugo! Okay lang yun, natin yan ang buhay, tiga mo. Mag-iwanan niya ako ni sa buhay, mas posibilidad. Mami, kaya nga ako sumisip-sip sa'yo kasi pag nawala si tatay sa'yo, ako tinira. Lagi naman tayo ganito eh, problema, meeting, pero sana maintindihan ng iba dito na hindi lahat may mag-set pa ng meeting para lang mapag-usapan yung problema ng dalawang tao lang naman. Mas maganda, matuto tayo magrektahan. Kaya lagi ko sinuturuan sa inyo, irekta nyo. May sama ka ng loob dito, irekta mo. May mga times natin talaga na, for example, hindi mo alam kung tama yung sabihin mo. Magsasabi ka sa isa, maaasahan mo naman ang bawat isa dito eh. Tama ba itong nararamdaman ko? Tingin mo dapat ko itong i-open? Okay yun. Pero yung kaka-open, nagkaka-open, napupuno ka, ang tandaan nyo, ang taong makakatanggal lang ng sakit ng puso mo ay yung taong nagbibigay ng sakit sa'yo. Kaya walang sense na hihingi ka ng solusyon sa iba kasi yung problema mo ay yung taong yun. So harapin mo yung problema mo. Okay lang, tapos na yun. At least napag-usap na tayo. Tapos na, di ba? Ang bilis. Bilis, bilis. I love you. Pagkakasin mo ngayon ko. Dinaligo yun eh. Dinaligo ako kagabi. Kagabi yun. Kagabi ako dinaligo. Kanamiya. Spart ka na. Tsaka guys, huwag nyo naman sana ito rin na doon na parusan pagkira sa akin. Oo nga. Pinasin ko yan sa inyo. Ayun, tsaka ano, inaantay na lang namin na. Oo. Pinaghirapan naman namin yung pang-limit doon guys. Sana maano. Okay, so. Salamat po. Hindi na maligo si ate pare. Dito, Vince po. Papi, parang ang plastic mo naman. Nilaglag ka ng frenny mo, nang siswang mo. Hoy, pinatatanggol ko pa yun sa nanay niya. Nakakala nyo? Kala nyo? Ako malapit ka rin ilaglag yan niya, no? Yan, bobo yan. Oo, sa loob ko mo. Hindi ka sa'yo nag-open kasi hindi ka mapagkakatiwalaan. Sorry, guys. Hi guys!
bago mo i-end tong game na to, gusto ko lang malaman nyo guys na meron akong bagong game na i-introduce sa inyo. Yun ang Masaya Game. O, diba? Ang game na pwede kang sumaya kasi nga guys, pwede kayong manalo ng cash dahil maraming games dito at hindi ka magsasawa kasi eto lahat ng games na yun. So, ano ba ang Masaya Game? Ulitin ko guys, ang game na pwede kang maging masaya dahil mananalo ka ng cash. Napakadali lang po kung paano mag-register nito. I-click nyo lang yung link down below. Nandiyan na rin po ang referral code para po may coins po kayo na panglaro. O, diba? At guys, sobrang dali lang po mag-cash in at mag-cash out dito kasi may GCash naman. O, diba? Sobrang dali lang. Okay, how to register? Click the link down below. Tapos, ito po lalabas. Pagkalabas po nyan, syempre, ilalagay nyo po yung number ninyo. Tapos, yung OTP. Pagkatapos, yung referral code. At, nakaregister ka na. So, guys, ang napili ko namang laruin ngayon, of course, yung Animal World. Kasi sobrang dali nun at dito, lagi ako nananalo. Isipin nyo lang, guys, ito lang yung coins ko, ha. Pagkatapos, mapapataas ko siya kaagad. At, pag tuloy-tuloy lang, discarte lang ang kailangan, pwede kayong manalo ng tuloy-tuloy. Okay, game, guys. Lalaroin ko na. Okay, ito na, guys. Yesterday. Okay, nagsastart na ang bet. Start na tayo. Start bet na. So, ang pipiliin ko ngayon, guys, ay dito ako sa birds. Kasi maraming birds dito eh. Okay, in 3, 2, 1, stop na. Stop betting na. Okay, birds ang pinili ko. Dalawa lang naman yung coins na tinaya ko. Okay. Oh my God, eagle! Pag eagle, times 12! Oh. Okay, nanalo ako kasi birds ang ano ko. Oh, diba? Panalo! Aga, sobrang dali lang! Oh my gosh! Ganun lang siya kasimple. Kaya ano pang inaantay niyo guys? Download daw.